Sobrang pagkadismaya talaga ang kanyang nararamdaman para kay James. Hindi niya inakala na ganito pala ang tunay na kulay ng lalaki na kanyang pinagkakatiwalaan. Sinamantala daw pala nito ang kanyang kabaitan. Ikinalungkot din talaga ni Anthony dahil dito niya natuklasan na simula pala noong siya ay umalis na ay hindi na rin nakakain sa kanyang restaurant ang mga taong mahihirap. Malungkot na lamang siyang lumabas sa pagmamay-ari niyang restaurant. Pag-iisipan na nga lamang daw muna niya kung ano nga ba ang kanyang susunod na gagawin. Noong nakalabas na si Anthony, maya-maya pa ay nagulat na lamang siya dahil inabol pala siya ng isang waiter. Noong inabutan siya nito, ay iniabot ng waiter kay Anthony ang pagkain na dapat pala ay kanyang orderin kanina. Sambit ng waiter, libre na nga daw ito dahil naawa nga daw talaga siya kanina sa ginawa sa kanya ng kanilang supervisor at ni James. Sa pagkakataong ito ay nagkaroon muli ng ngiti sa mukha ni Anthony dahil dito niya napagtanto na kahit papaano nga daw ay mayroon pa rin siyang mabubuting empleyado. Agad na nagpasalamat si Anthony sa waiter na ito. Sinabi niya na maghintay nga lamang daw siya dahil malapit na nga rin daw niyang suklian ang kabaitan na ipinakita nito. Sobrang nagtaka rin talaga ang waiter sa sinabi ni Anthony. Hindi niya kasi alam na ang may-ari na pala ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan ang ginawa niya ng kabutihan. Kinabukasan ay muling bumalik si Anthony sa restaurant na kanyang pagmamay-ari. Suot pa rin niya ang simpleng pananamit para hindi pa rin siya makilala ng mga empleyado doon. Noong papasok pa lamang siya ay kaagad na rin siyang muling hinarang ng kanyang kanang kamay na si James. Sa pagkakataong ito ay sinabi na lamang ni Anthony kung maaari nga daw ay papasukin na siya dahil kakilala nga daw niya ang may-ari ng restaurant na ito. Noong sabihin ito ni Anthony ay agad din siyang pinagtawanan ni James. Sinabi ni James na huwag na nga lamang daw ito magpumilit dahil kahit ano nga daw ang mangyari ay hindi pa rin siya makakapasok sa loob ng restaurant. Maya-maya pa ay kinuha na ni Anthony ang kanyang cellphone at mayroon siyang tinawagan. Sa pagkakataong iyon din ay nakita ni James na nagri-ring ang kanyang cellphone dahil tumatawag na nga daw pala ang may-ari ng restaurant na iyon. Noong sagutin ni James ang tawag ng may-ari ng restaurant ay nagulat siya dahil naririnig niya ang kanyang boses sa cellphone ni Anthony. Kaya talagang nagtaka ito. Ilang saglit pa ang lumipas, inuban na ni Anthony ang kanyang simpleng pananamit, lalong-lalo na ang kanyang kasuotan sa may parting mukha. Tsaka siya nagtanong, "Ngayon, nakikilala mo na ba ako, James?" Gulat na gulat at hindi talaga makapaniwala si James dahil dito niya napagtanto na ang lalaki palang inaakala niyang mahirap at kanyang itinataboy simula pa kahapon ay si Anthony pala. Gulat na gulat at hindi talaga makapaniwala si James dahil dito niya napagtanto na ang lalaki palang inaakala niyang mahirap at kanyang itinataboy simula pa kahapon ay si Anthony pala ang nagmamay-ari ng restaurant na iyon at ang matagal na rin pala niyang pinagsisilbihan. Nagulat ang lahat ng mga empleyado doon nang biglang pumasok si Anthony sa kanyang restaurant. Hindi na rin siya nagdalawang isip na tanggalin na ang supervisor, lalong-lalo na ang kanyang kanang kamay na si James dahil sinamantala nga daw ng mga ito ang tiwala na kanyang ibinigay para sa kanilang sariling interes. Sobra talagang pagsisisi ang nararamdaman ni James at ng supervisor. Hindi nila akalain na bigla palang dadating si Anthony na ang buong akala nila ay nasa ibang bansa pa rin. Maya-maya pa ay tinawag na rin ni Anthony ang waiter na nagbigay sa kanya ng pagkain kahapon. Alam daw kasi ni Anthony na ang waiter na ito ay mayroon ding malasakit sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga kapuspalad. Ito na rin ang ginawa niyang kanang kamay na papalit kay James. Siya na nga rin daw ang personal na magtuturo dito na mga dapat niyang gawin. Hindi nga rin daw muna siya aalis hanggat hindi pa maayos ang lahat para makasigurado nga rin daw siya na anuman ang mangyayari ay magiging tapat din ang kanyang mga empleyado sa kanya. Dito na nagtatapos ang kwento ng lalaking si Anthony. Sa kwentong ito ay ipinapaalam na maging mapili din talaga tayo sa mga tao na ating pagkakatiwalaan dahil anumang oras nga daw ay maaaring magbago ang katapatan nila para sa atin.